Ipinagdiriwang ngayon ang ika-53 anibersaryo ng Cultural Center of the Philippines. At bahagi po ng selebrasyon ang pagpapailaw sa paligid ng gusali ng CCP. Live mula sa CCP sa Pasay City, nagpapatrol si Ana Cerezo. Ana, kumusta ang selebrasyon dyan? Bernadette, kasalukuyan niyang ginaganap itong Lights and Sound Spectacle o SINAG 2022 Lights and Sound Spectacle dito sa Lord Area sa may CCP sa may Pasay City. Libre ito kaya inaanyayahan ng pamunuan ng CCP ang lahat na bumisita dito mula ngayong gabi hanggang sa Linggo, September 25. Nagbigay liwanag sa paligid ng Cultural Center of the Philippines, alas 7 ng gabi ang unang palabas ng SINAG. Nag-iba-iba ang kulay ng fasad ng CCP. Makikita ang iba't ibang matitingkad na hugis at patterns na tila sumasayaw sa musika. Kasabay kasi ng pailaw sa paligid ng gusali ang pagtugtog ng mga masisiglang musika at instrumento na halo ng moderno o popular na tugtog sa bansa at bakas ng mga tradisyonal na musika ng Pilipinas. Kinonsepto ang outdoor light show ng multi-awarded lighting designer na si John Batalya. Katuwang niya si Jethro Joaquin sa paglatag naman ng soundscape o soundtrack ng pailaw. Ayon kay Batalya, layan ng palabas na magsilbing refleksyon ng matingkad na kultura ng Pilipinas noon at ngayon. Matagal na nagtatagal ng 10 minuto ang bawat palabas. Pagkatapos ng unang bugso ng Lights and Sound Show kaninang alas 7 ng gabi, susundan ito ng mga palabas kada 30 minuto hanggang alas 9:30 ng gabi. Paalala na lang sa mga pupunta dito na hanggat maaari, mas maigi pa rin magsuot ng face mask lalo na kung dagsa ang tao. At hanggat maaari, sumunod pa rin sa physical distancing kung kaya para maiwasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19. Bernadette? Ana, hanggang kailan yan? Bernadette, ito ay hanggang sa Linggo, September 25, 7 PM ang unang show at 9:30 naman ang huling show. Bernadette? Maraming salamat sa iyo, Ana Cerezo.